Hello guys, magandang hapon. So exactly 41 days ngayong araw na ito. So yat si Powell Mias, yung pinaka expert. So may bagong recruit din si Saris, pinaka lakas dito sa amin. So yan guys, exactly 41 days ang harvest ng second batch, yung third batch. So yung sa likod ko is yan, continue yan para dalhin doon sa kalsada. So doon dadalhin yan. Yun, so yun, may dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Pila na to dito? Walo na tong gipuno daw, wala pa. Pila to dito gipuno? Ah, mga siyam pa siguro guys, o walo. So nandun yung walo, hindi pa napuno. So yung continue pa rin yung harvest dito sa likod. Again guys, ito yung actual harvest kasi yung order is madaling araw talaga. So ngayong oras na ito, harvest na namin kasi bukas hindi makuha yung kuta ng order. Maraming kilo, so hindi namin matrabaho ng madalian kung kinaumagahan na. So guys, ito pa rin yung harvest routine, ipinakita ko sa inyo. So masdan nyo. So pag harvest guys, ito is kukunin lang yung malaki-laki o yung mas matigas-tigas na. So gaya nito yung kinuha ni Mias yan. So tingin natin parang hindi mabigat, pero kung hawakan mo yan is ilang kilo siguro yan? Isa. Isang kilo ah. Parang isa yung sobra yung kilo. So ang tamang timbang talaga nito guys. So sa isa mga estimate siguro, mga kung may pinakamabigat is nasa half kilo siguro, no? Nagro ito mas kilo, no? Sobra, no? 3/4 siguro. So yan. So yung 11 na plat, so yung natira is 5. Yung 5 is na half na. So siguro matatapos ito ngayon. So yun ang aming taga ipake doon, si Bosing. So yun. So ngayong araw na to, ngayong hapon na to, siguro matatapos to, madilim na. So again guys, reminding sa day old natin is 41 days exactly ngayong araw na ito yung ating lito sa iceberg. So sa harvest routine, ganun pa rin. Kukunin yung matigas-tigas. Yung ganito, yung type ni buyer yung ganito, hindi masyadong matanda sa tingin nila. Again guys, si buyer nito is nag-ready na para sa kanyang ibibinta din sa kanyang buyer doon sa city. So mga 1/4 na lang siguro natira dito sa ating third batch. So malapit na matapos doon sa pinaka input. Again guys, this is Insakto TV. Salamat sa panonood at sa next video abangan nyo. Siguro mag third harvest tayo kung wala rin sana yung presyo. Taas-taas kaso ngayon dito sa amin. Sa amin lang ha, bumababa rito. Iwan ko lang sa ibang lugar kasi yung presyo talaga guys is nakalay talaga sa demand. Kung malakas yung demand, mataas. Kung marami yung supply, bababa yung presyo. So yun lang ang kalakala ng gulay. So sa mga nagbabalak magpa-farming dyan, so abang lang kayo sa mga previous video ko anong naisulat. Kung nang naisulat sa aking mga caption, tingnan nyo lang doon. So nandun na lahat nakasulat sa pagtanim at sa pagpunla, from seedbed to tanim. So yan lang lahat guys ang info ngayon sa araw na ito. This is Insakto TV.
This is a short story of a farmer. Guys, good morning. Umaga na. So, umaga na namin natapos yung aming trabaho. So, yan. So, napakapalakas ng mga backup, guys. Oh. So, nakita nyo si Amazing Mias at saka si Wonder Tintin. Napakalakas ng mga... Hello, hello. So, yan. Good, ngayong aga, good morning. Salamat sa bati, guys. So, may dusi tayo ngayon. Dusing kain. So, ipakita natin. So, wala kasing ilaw yung ating cellphone. Murahin lang kasi ito. So, wala tayong pambili ng... So, guys. Guys, bilangin natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Siyam. Sampu. Labing isa, labing dalawa. So, labing dalawang kaing na Litos Iceberg ang harvest ngayon sa second harvest sa ika-41 days na araw. Sa agin guys, ika-41 days na araw na harvest. So, tingnan natin kung ganon pa rin ba kalaki o ganon pa rin ba kabigat. So, subukan natin. So, yan. So, yan. Press na press yung ating litos. So, si Amazing Mias at saka si Wonder Tintin ang pinaka malakas tumira nito. Sinimula nito kagabi. Natapos na ngayong umaga. So, guys, good morning. September 21, 2022. So, ngayong araw na ito, guys, i-deliver na ito sa ating bagsakan. So, again, guys, may nagmamayari na ito. Order kasi ito, guys. Bawal kasi dito mag-harvest kung walang order ni Busing. Kasi kung anong demand lang ni Busing, yun lang ang harvest. Kasi para ma budget yung supply. Kasi guys, alam nga naman kung tira tayo ng tira, hindi natin alam yung tinatira natin is hindi pala natin nakita kasi gabi na. Aho, kita nyo? Ganyan katalino ang ibang farmers. Pero walang matalino guys kung maraming supply, talagang babagsak ang presyo. So yan. Sa harvest routine, takpan rin ang ganito, sako. Improvised na sako, hinati lang. Wonderful din din. Yan, ginawa niya. So, guys, yung gamit namin is parang parang ilaw lang sa Mount Diwalwal. Yung headlamp namin sa ulo. So, yan. Si Amazing Mias din. May ganyan din, oh. Kawai da. Sa ating mga viewers ba? Amazing. Oh, amazing, amazing daw. Oh, lakas, oh. Yeah. So, naka-dusi tayo ngayong bukag. Ganito. O kaing, anong tawag sa inyo nito? Pugaran? Pugaran, pugaran daw. Bangkat. Ang laki ng pugaran, ah. Bangkat is lahat. So, guys, yung ating harvest routine, yung pag-segregate ng doon sa ating bagsakan. So, hindi dapat dito isegregate. Kasi pagdating doon sa kilo, hindi direct kilo, is ano pa ito, kunin pa yung dalawang dahon para mabili ni buyer. O dalawa o tatlo. Yes? No? Dalawa tatlo sa? So, yan si Mia. Kasi isa yan sa pinakamatalino dito guys na mag harvest ng litos. Siya yung pinagkatiwalaan pag ganito na yung trabaho. Kasi napakasanay yan. So, ayan. So, yung isa, din na nalagyan. Again, yung ating area is more than half na. So, unti na lang yung harvestin. Yan. So, ayan. So, maliit na lang yung harvestin. So, nung una, is naka-anim tayo. Ngayon, 12. So, 18 na. So, yan.
So takpan muna namin ito lahat. Nang sa ganon is nandiyan na yung taga karga si Rio Bonanza, darating na mamaya. So yun ang pinaka malakas niyang service. So dadalhin na ito sa bagsakan. Yung kasama si Mias. Oh, ay, si ano? Ina umaga. Panuhot na. Panuhot na raw guys, oh. Pero ito yung pinaka lakas guys, ha. Tingnan niyo. Yung litos is parang repulyo na daw, oh. Parang repulyo lang guys. So dapat na sikreto nito is matibay yung ating kaing. Kasi pag hindi matibay, hindi na natin malagyan sa next nating harvest. So sana guys masunod nyo ito. Kung sa inyong lugar is ganito din maglagay o mag-impake ng litos, eh, pwede nyo itong gayahin. Tingnan nyo lang mga previous video namin pina-impake. Dapat ito guys, ha, yung nauna, ito yung puno, dapat sa gilid-gilid guys, oh. Yan, gilid ito nan. So yan, so dapat gilid-gilid yung puno. So yan lang guys ang update ko ngayong araw na ito sa pinakaumagang araw. So yan, salamat sa panonood at sa next video Insakto TV. Salamat.